my God, yung bag ko! Haan mo yung kagara. Anak kong kamatin mo eh. Awan ti sorry. Tatapay ta din na dahil yung tilakok. Anyang iti may lakok tata. Mana magkano ba yan? Pasensya na ha. Magkano ba lahat yan? Babayaran ko na lang. 4,000. Ah sige, gagawin ko na lang 6,000. Pero akin na lahat yan ha. Pasensya na talaga. Hindi naman sinasadya eh. Sakto na yan. Sorry talaga man. Anak kong kamatin mo eh. Kanina ko pa kayo hinahabol dahil sa violation ginawa nyo. Tignan niyo kalokohan ang ginawa niyo. Nakaka-accidente tuloy kayo. Dito yung amin. Ako na bahala, ako na bahala. Naku, boss. Pasensya na talaga, ha? Eh, kaskasero talaga tong boyfriend ko kasi magmaneho. Pinagsasabihan ko, ayaw ko pakinggan eh. Pagsabihan niyo nga. Eh, bakit ako? Alam niyo kasi, kung hindi niyo na itatanong, kapareho-kapareho niyo kasi yung tatay niya, eh, idol niya yun eh. Kapareho niyo yun, guwapo, simpatiko, may air of authority. Ano po? So, anong pwedeng gawin natin dito sa boyfriend kong pasaway? Eh, di titikitan ko ng madalayan. Huwag namang tikit. Huwag niyo namang dumihan yung pangalan ng boyfriend ko. Mahal ko naman yan kahit papano. Huwag namang ganun. Pag-usapan na lang natin to. Eh, papano to? Nasulatan ko na, hindi na natin pwedeng burahin to. Baka naman ho pwedeng maburayan ito. Ano to? Eh, kakambal nito. I'm sorry. My God, alas 7 pa lang. I can't believe this. Alam mo, kahit anong gawin mo, hindi pa rin bago oras. 60 minutes pa rin ang isang oras, 60 seconds pa rin ang isang minuto. Of course not. Dito lang sa Baguio, mabagal ang oras. Sa Manila, everything moves fast. Kaya nga importante yung oras sa amin eh. Pareho lang yun. Kung paano mo gamitin ang oras, doon magkakaroon ng difference. Bakit? Paano mo pa ginagamit ang oras mo? Tinan mo nga yung sarili mo. You're just lying there, staring at nothing. Ginagamit ko ang oras ko to be silent. Try mo minsan. Nakakapag-reflect ka. Nakakapag-isip. Kung may kabuluhan ba talaga ang buhay mo. You know what? You're full of angst. My God. Siya nga pala. Nakaisip na ako ng paraan para makalaya na kayo. Tugtugin mo itong gitara. Ikaw na mamis. Kumanta ka. What? Okay? No way. No way. Eh, kayo rin. Malamok dyan. Eh, sira ka na. Suruan tayo pakaduan. No. Sige na, para matapos ito. Napeperwisyo na ako eh. No! Lady, Derek. Sir. Yung mawag ni Mrs. mo. Sabi niya, susunduin ka rin mamaya. Sound, salamat ah. Oh, ayos na ah. Ang sungit ng siyota mo. Hindi ko siyota yan ah. Ha? Tama, huwag mo siyotain ah. Sungit.
sacrifice. Saan ka ba? Atin na kita. Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo sa akin, pinagawa sa akin, do you honestly believe na gusto kong sumakay sa'yo? Excuse me, may pride ako. Yes or no lang kailangan kong sagot mo. Whatever. By the way, angst is a German word. It literally means agony. And your point is? Para sa susunod na gamitin mo, alam mo na ibig sabihin. The nerve! Eh, anong nangyari? Pasensya ka na, hindi kita nasagot kanina. Sunod-sunod ang meeting ko. Buong gabi niya ako hiniritan. Buong gabi niya akong binabara. Tapos, bago pa kami naghiwalay kanina, aba, hiniritan na naman ako. At nilecturean pa ako kung ano talagang ibig sabihin ng angst. Ano nga ba ibig sabihin nun? Agony. It's a German word for agony. Eh, sino ba yun? I don't know, ma. Sa sobrang kabusitan ko sa kanya, hindi ko na tinanong. Paano pa kaya ako gagatin yan sa kanya? Alam mo, Abby, kaya kaasar. Kasi nakatagpo ka ng katapat. Hindi, ma. Siya ang nakahanap ng mortal na kaaway sa akin. Lagot sa akin yung pag nagkita kami. Gago siya. Ngayong gabi, isi-celebrate namin ng magulang ko, ang wedding anniversary nila. But since walang tatang, ako na lang kakanta ng theme song nila, ng nanang. Ma, I can't believe this. Alam mo ba, si Mr. Angst at yung boyfriend ni Sab, iisa. Aba, mukha talagang may karisma yan. Ano ba itsura? Kamukha niya si Brad Pitt dun sa Legends of the Fall. Mabahong version nga lang tong si Vince. Sabi ko na eh, ganyan talaga yung mga tipong lalaki niyang si Sab eh. Ay, nako ma, paiiyakin lang niya ang best friend ko. Gago siya. Hay nako. Sige na nga, Abilarda. Goodbye. Call me.